Ruben, Mr. Ruben Padilla, magkaibigan tayong matagal ng panahon. Long, long, long time ago. I have known you as a moral and upright person. Meron lang kasi akong naririnig ng mga isyo na matagal na. Kung baga ano, basura na to. With the passage of time and the case itself. Alam mo yung paghuli sa iyo ng illegal possession. Alam mo yung baril, kung hindi lang galawin ng tao, hindi naman wala namang magawa yan eh. But in the hands, kasi sa batas may bawal na convicted ka. You must also realize, I must tell you that the crime does not involve moral turpitude. So, walang kaalaman yan sa morality. Hawak lang ng baril. Now, binigyan ka ng pardon ni Presidente Ramos. Opo. Pero hindi kumpleto. Opo. Kaya sa panahon ko, kinumpleto ko yung talagang malinis. Para noon, hindi ka makalis ng bayan, hindi ka makaboto, kung ano-ano. Yung panahon ko, tinanggal ko lahat. Because I feel that hindi nga, walang moral torpitude. And talaga namang you are a man of vision. Nakikita mo yung, ma-project mo yung anong mangyayari sa bayan. Itong uprising ng moral, yung insurgency, not really moral, but that involve morality. But still, itong mga kapatid natin na Muslim, they rose against government. Ikaw yung isa sa mga tao na provided the moderation so that it would not go out of hand. Hindi magkaroon ng gira, talagang patayan, putukan. So, the nation appreciated it. I was then a mayor. I was a friend when I was a mayor. I am a friend. Nakita ko ang trabaho mo. So, for that, in behalf of the Filipino people, I'd like to congratulate you and thank you. For I said providing the moderation during those times. Ngayon, maraming salamat po. Nakita ko rin na crusader ka. And baski na wala kang ambisyon noon at sinabi mo naman talagang ayaw mo in the past, ayaw mong tumakbo, ayaw mong sabi ko kay ng tatay mo who served government, sinabi mo iwas ka lang sa politika. Ako yung nag-u-joke sa iyo na it might be good if you run because crusader ka eh. Gusto mo yung, ayaw mo ng kabalastugan. Gusto mo lang kung ano yung tama. Yun ang sabi natin na noon nag-usap tayo. Kung ano lang ang tama. Huwag ka nang lumabas dyan. So, na ano ako na patakbohin kita. I sent word that I'd like you to run for senator. Ang nakikinig sa atin ngayon, yung mga Pilipino, more than just being an actor, huwag na itabi na natin yan. Kung may pelikula ka man, extra, ano na lang yan. Ang hangarin mo sa buhay maganda para sa Pilipinas. Tinulungan mo yung ating mga Muslim brothers and sisters. At ikaw naman, you were an advocate of matulungan sila. And we responded, especially during my time. Yung barn, lahat na. Medyo nagkalma na ang ating mga kapatid na Muslim. So, yun ang ano ko sa iyo. Sayang kung hindi ka maging senador.
o maging opisyal lang naman, hindi na kailangan senador o congressman, governor. Because sa buhay mo ngayon, parang tapos ka na dyan sa acting-acting, gusto mo yung totohanan na. So yun ang gusto ko, na bigyan mo buhay yung mga pinikula mo. Pinikula lang yun, hindi naman totoo yun eh. So bigyan mo ng buhay yung mga characters na where you played as the lead role in so many films. I want you to breathe life yung mga character na nagawa mo. So, I would like to ask you, sagutin mo lang ako para malaman ng Pilipino, yung ano ang tingin mo itong sa continuation of reform agenda. Kasi droga, corruption, katiwalaan, yung kidnap for ransom, kidnapin nila, patayin nila yung hostage, yung mga ganun. The famous case yung kay Evangelista, yung car dealer na gusto nilang bumigay ng, bumili pala ng kotse, parang kunwari, yung tinesting nila. Ayun pala yung mga ano yun sila, mga hayop na mga kinuha na lang yung kotse, pinatay nila yung si Evangelista, sinunog pa nila. So nakita natin sa TV how a father in agony and in grief sa anak niya. Pero yung nagpatay sa anak niya, patay na rin. Wala na yun. So almost erased na. So itong mga dumadating ng ano, marami akong agenda, peace and order, pagpatuloy mo yung, kung ano, ipagpatuloy mo ba yung sa peace process natin sa Mindanao? We are through with Barn, but we are not yet through with the, talking to the MNLF. Opo. Si Ms. Suare. Ms. Suare is, he is only asking that they be given a minimum sa hiningi nila. So, itong Yung build po talaga, napakaganda po nun, Mayor, yung build po. Build po, oh yeah, yan. So, can I ask you to talk about these things para sa nakikinig sa atin? Una po, Mayor, totoo po yung sinabi po nyo na wala po talaga akong plano pumasok sa politika. Nagkaroon lang po ako ng matinding paghanga po sa inyo, Mayor. Nakita ko po talaga na kaya po talaga basta may magaling na leader. Ang gusto ko po talaga po ay maituloy po lahat yung naumpisahan po ninyo, lalong-lalo na po yung law and order. Yung po talaga, nakita ko talaga na kapag ang isang bayan ay may law and order, pwede po tayong umunlad. At yun po ang nakita ko po talagang priority po ninyo na ibinigay nyo po yan. Kasi yung iba pong napansin ko lang po ano, matagal na rin po ako sa peace process, Mayor. Napansin ko po, laging half lang ang pagtingin ng mga naunang namuno. Pero kayo po, talagang ibinigay nyo po ang kamay nyo po sa kanila. At natutuwa po ako, itong mga kapatid po nating mga Muslim, sa matagal pong panahon, Mayor, ngayon lang po sila nagbigay ng wholeheartedly buong puso nila sa isang presidente. Lalo na po nung sinabi niyo po na nagkaroon talaga ng historical injustice sa mga Bangsamoro at binigyan niyo po sila ng pride pa nung sinabi niyo po nung isang beses sa inyong speech na sinabi niyo na sila Pulapo ay isang tausog. Binigyan niyo po talaga ng pride ang mga Bangsamoro. Tumaas po ang kanilang pagtingin sa sarili nila. At Mayor, kayo lang po ang nagbigay ng pride sa lahat ng Pilipino, sa buong mundo. Hindi ko po, ito, kwento lang po ito. Pagkatapos niyo po akong bigyan ng absolute pardon, nagpunta po ako ng Australia. Daladala ko po yung absolute.
Pagdating ko doon sa immigration, eh, lagi pong mainit sa akin ng immigration eh. Pag nakita pa lang po niyan yung background, tatabi ka na niyan. Di tinabi po ako. Where's your papers? Sabi ng immigration eh. Well, I was given a absolute pardon. Binigay ko po yung absolute pardon. Nakita nung Australiano yung pirma niyo. Rodrigo Duterte. Oh, I'm a fan. Sabi niya, pinakita ko pa po yung picture nating dalawa. Tuwan-tuwa po yung immigration officer na puti. Kaya sabi ko, ganun po ang epekto niyong ibinigay sa mga Pilipino, Mayor. Nagkaroon po tayo talaga ng pride tayo na sabi ko nga po eh, iba talaga pagka yung leader natin, talagang strong leader. Yun po yung mga gusto kong maituloy, Mayor. Kasi sa totoo lang po, masakit man pong aminin ko na nalulungkot po ako na matatapos na po yung termino po ninyo, Mayor. Kasi nasa inyo po eh, binigay niyo po sa mga Pilipino yung pag-asa. Kaya po nung sinabi sa akin na, sige na, tumakbo ka na, hindi na po ako nagdalawang isip, Mayor. Kasi sa totoo lang po, kung maitutuloy-tuloy po yung inumpisahan ninyo, lalo na po sa BARM, ito pong plano niyo po kay Chairman Nurmiswari at ito pong NTF LCAC. Yun po talaga ang daan para umunlad ang Pilipinas. Pag nawala po itong mga rebellion, yan po kasi ang humaharang sa atin, Mayor. Eh. Kasi ito pong build. Naalala ko po si Ramon Ang. Sabi niya, kayo lamang daw po ang Pangulo na nagkaroon ng political will. Ito pong ginagawa nilang Skyway. Dati daw po nilang plano na yan. Pero, tuwing kakausapin po nila yung mga local mayors, pinahihirapan nila. Pero nung kayo daw po ang nagsabi na hindi, matutuloy yan. Wala daw pong umangal na mayor. Yung pong ganong klaseng leadership, Mayor, ang gusto ko pong ituloy. Sige, maganda yan. Hindi naman kailangan na ano, wala yan sa tapang-tapangan. Prinsipyo lang yan. Opo, opo. Sabihin mo lang na ito yung trabaho ko, ipapatuloy ko, kasi nandyan na yan, inumpisahan na ni Duterte. Bakit hindi natin paabutin itong train hanggang Bicol, tapos yung train hanggang Batangas, to make the lives of the people comfortable. Sabihin mo lang na wala akong hangarin dito, hindi ko daanin sa patapang-tapangan. Gusto ko lang sumunod. Kaya ako isang, hindi naman, every generation may leader kasi. Gusto ko lang sundin. Maganda yung ginagawa niya. Yun lang naman. Maganda yan. At magkaintindihan tayo dyan. Baski na hindi ako presidente, tutulong ako sa iyo. Opo. Dito sa peace and order. Opo. Yeah. Bantay kayo dito sa droga. Opo. I am not saying that the president will come after me would know how to handle it better than I did. Pero medyo takot lang rin ako na there will be a strong resurgence, mabuhay uli. So umaasa ka ako na sa kayong mga few dyan na of like-minded sa akin na talagang you hate drugs. Opo. I know. So anong plano mo dito sa pagpatuloy mo, pagpapalawak mo ng mga ahensya dito? Opo. Kung maikwento ko lang po, Mayor, kasi kanina bilanggit niyo po yung buhay ko sa loob ng kulungan. Kung bakit po ako nabigyan ni Presidente Ramos ng conditional lang. Kasi ang nangyari po doon, nung ako po'y nakulong, ako po ang lumaban dyan sa loob ng bilibid po against drugs. Ako po ay nagtayo ng therapeutic center sa loob, that ang inmates crusade against drugs. Kasi po doon, pagdating ko, Mayor, ang mga bilanggo po doon, pumupunta sa third floor, tumatalon doon, nagsisuicide. Ganun po kasi kalawak na ang drug problem sa bilibid. Katunayan po, Mayor, ako pa po ang nag-expose noon na totoo talagang nagkaroon ng pabrika ng shabu sa loob ng bilibid. At ako po ang kinuha ni General Binaraw nung panahon na yon na mall niya
Ako po yung kanyang daga dun sa loob at ako po talaga ang nagsasabi sa kanya kung sino po talaga yung mga gwardiya na involved at kung sino po talaga yung mga mayor doon sa loob, yung mga kasi doon po sa loob may mayor, may governor. Ako din po ang nagtuturo noon. Kaya po nung naitatag ko po yung therapeutic center mayor, nabigyan po ako ng award ng Dangerous Drugs Board. At ito naman po ang kinuha ng Board of Pardons and Parole para ako po i-recommenda po nila sa Pangulo kay Presidente Ramos. Kaya hindi po ako, Mayor, dumaan na nagpalakas po o nagpanggap po ako na may sakit po ako. Nagtrabaho po ako, Mayor, sa Bilibid. Talagang ginawa ko po ang lahat para ako po ay pagkatiwalaan ng Bilibid. At yan din po ang gagawin po natin, Mayor. Kapag ako po ay pinalad po na maging senador, gagawa po tayo talaga ng batas na may kinalaman po unang-una. Kailangan, Mayor, maging mahigpit po ang batas laban sa mga opisyal sa gobyerno na mai-involve sa drug sapagkat hindi po pwedeng maging parehas ang penalty sa isang civilian at sa isang taga-gobyerno nagsabi ng oath na siya ay puproteksyonan niya ang bayan niya pero pumasok siya sa droga. Dapat po magkaiba po ang penalty noon. Talagang mabigat dapat ang penalty. At ang kasabay po nun din, lalo din po siyempre sa mga official din na mabawa po, police o general na ma-involve dyan, dapat talagang mas mabigat po ang kanilang sentensya. At siyempre po, kasabay po nun, magkaroon din ng mga community therapeutic center. Kasi napatunayan ko po yan sa loob ng kulungan na napakahalaga po talaga na itong mga user na ito, magkaroon po sila ng relasyon sa komunidad para hindi po sila kasi po ang nangyari sa ating komunidad ngayon, napansin ko po yun. Ano? Parang pagka hindi nila binibigyan ng atensyon, dapat bigyan nila ng atensyon ang pamilya. Lalo na po nung sinabi niyo yung speech niyo po tungkol sa mga OFW po, na yung kanilang mga anak ay nagiging biktima ng mga droga. Napakaganda po nun, Mayor. Kung magkakaroon lang po sana ng pagharap dito ang mga barangay, lalong-lalo na po ang barangay captain, dapat pag nalaman na nila na sa komunidad nila ay meron dun anak ng OFW, dapat sila mismo binabantayan na po nila yon dahil ang magulang nun nagtatrabaho sa abroad. Walang tumatayong magulang. Para po bang daycare sa mga bata? Pero isa pong mas malawak na pagtingin ng barangay sa komunidad niya. Hindi lang laging naka-standby si barangay captain doon sa kanyang barangay hall. Dapat po talaga nag-iikot. Para pong ganun po, maging ang responde po ng komunidad. Para siyang hindi siya individualism. Parang maging ano po siya, pa-komunidad. Kung maganda yan. At alam ko gagawin mo yan. Apo. So, sinasabi ko na sarili ko, hindi ko na kailangan turuan doon, taon to. Alam niya, crusader ka nga yan. Ayaw mo ng mali na ginagawa ng tao. Ayaw mo yung api-api, yung mga ganun. Ayaw mo yung pulis na abusado, o ganun yan. Marami yan dito. Hindi naman natin, we cannot deny. Na yung minsan yung mga pulis, yun din ang involved sa drugs. Opo. Kaya tama ka, wala kang patawa dyan. Ako ganun rin. See to it that talagang ilibing mo ng kung pwede buhay ang mga... Tama ka. Opo. So, ito ngayong punta tayo sa federalism. Opo. Matagal na itong hiningi ng tao. Eh. Opo. Hindi lang maglusot, hindi lang kaya talaga kasi alam mo na, ayaw mag-give up ng power. Kung ang federalism, yung powers will be downloaded doon sa mga LGUs. At nandito sa taas, lalo na yung presidente, pati kabinete, ayaw, ang polis naman, hindi kasali dyan, pati militar, trabaho nila yan. Pero itong mga nasa taas, presidente, o yung Congress, somehow, yung mga ibang powers nila, mapupunta yan sa federal units.
Kaya ayaw nila. So, 6 years yan. How would you convince the nation of the benefits would far outweigh yung mas maraming maganda kaysa mali doon sa federalism? So, ako po, Mayor, gagayahin ko lang po yung ginawa po ninyo noong 2015. Noong 2015 po, kasi naikwento ko nga din po sa iba yan. Sabi ko pa, tinatanong po nila, paano ka ba napalapit kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Ikinuwento ko po sa kanila. Sabi ko, bukod sa magkaklase ang Kuya Robert Padilla ko, saka si Presidente, may pang isang pangyayari sa buhay na si Presidente ang unang-unang nagpalaganap ng federalism. Mm-hmm. Nung narinig ko na yun ang gusto ni Presidente, ako mismo nagpunta sa Davao. Minit ko si Mayor Rodrigo Roa Duterte, ipinangako ko sa kanya na ako po susuportahan ko po kayo. Eh, yun po ang gagawin ko, Mayor. Kahit po, halimbawa, ako po ay manalo na, o anuman po ang mangyari sa akin, manalo, matalo, gagawin ko po yung ginawa nyo, umikot po kayo sa buong Pilipinas at pinipreach po ninyo ang federalism doon sa grassroots. Kasi yun po ang ginawa po ninyo, pumunta po kayo sa malalayong lugar at ipinapaliwanag nyo po doon sa mga, talaga pong mga tinatawag po nating nasa ground. Eh, Mayor, ako po, sa lakas po ng social media din po ngayon, eh, ngayon po, meron po tayong 5 million na followers. Kung aaraw-arawin ko po yan, at patungkol sa federalism, ang akin pong sasabihin, naniniwala po ako na maiintindihan po ng mga Pilipino na lumang-luma na itong unitary form of presidential government, no? Na ito po ay, sabi, kinukwento ko nga po sa kanila eh, 1899 peto, panahon pa to ni Emilio Aguinaldo. Noong siya'y sumumpa sa Malolos, unitary na po tayo, parliamentary nga lang. Pero noong 1946, naging unitary presidential form na po tayo. Magmula 1946, sabi ko. Ngayon, noong 1987, akala po ng lahat, noong 1986 revolution, dahil si Marcos po kasi, si Presidente Marcos po, naglagay na po siya ng unitary, pero parliamentary. Naging unicameral na po tayo. Eh. Ang lahat po ng, sabi ko nga po sa mga nandun sa kabilang kulay, sa mga dilaw, sabi ko, alam nyo, nagkaroon naman ng kamulatan nung panahon ni Presidente Marcos dahil sa parliamentary na tayo noon. Kaya wag ninyong sasabihin na hindi naging daan yon para sa people power. Pumasok lang rin sila eh, kaya hindi natuloy. Oo nga po eh. Kung matatandaan po ninyo, Mayor, pati po si Doy Laurel, nung panahon na yan, kasama po yan ng tatay ko eh, na assemblyman po yung tatay ko, sila na po yung nagtutulak ng federal. At yan din po ang pinangako nila kay Nurmis Wari. Hindi nga lang po natuloy nung 1987 Constitution, ibinalik pa nila sa unitary presidential form. At saka they opened more opportunities for corruption. Opo. Kagaya nitong isa. Ang balak nila noon, the purpose was to equalize or democratize the powers of government. Na mabigyan yung lower national government in lower units. Eh, in their, in their fractured, gumawa sila ng mga party list, ostensibly, para mabigyan yung maliliit na grupo-grupo sila. Ang nangyari, lahat ng mga mayaman, binili yung, sinulo yung mga party list, ipinasok nila yung anak nila, ipinasok yung asawa nila. At talaga yung mahirap, ginagamit lang ang pangalan, urban, poor, pero ang representative nila, puro bilyonaryo. Yan talaga ang nangyari dyan eh. So, ako, I suggest that you should correct it. During your times, sabihin mo lang, panahon na siguro na ibahin natin ang Constitution.
patay ito itong graft and corruption, it would be easy for them to... Pag nandiyan ka na sa Senado, malaman mo na. Okay. Malaman mo talaga. So, hindi ko na lang pag-usapan niya kasi dumaan rin ako ng Congress. Ayaw kong paalis na ako, ayaw ko na mga kakaaway. Kung sabihin ko ang totoo, kung ano talaga ang nangyayari dyan sa loob. So, yan. Dito naman tayo sa West Philippine Sea. Anong sabi mo? Ano ang ano mo dyan? Tingin mo at ano ang dapat gawin? Ako po, Mayor, talagang idol po kaysa talaga. Talagang ako po talaga, tagasunod po ninyo ako. So, totoo lang po, Mayor, kung hindi po kayo ang presidente ng Pilipinas, baka po Ukraine na po tayo. Kung nagpadala po. Ang dami po kasing matapang. Galing po ako dun eh. Yung pong panahon na sinasabi nila na meron daw pong mga isla na tayong nawala. Nagpunta po ako doon. Kumuha po ako ng bangka. Dito, galing po ako ng Nabotas. Pumunta po ako ng Spratly Island. At totoo naman po, na nandun talaga yung mga Chinese. Pero kahit kailan, Mayor, wala pong isang islang nawala. Sapagkat nandun ang Armed Forces of the Philippines. Bawat pong islang pinuntahan ko, nandun po ang Navy, nandun ang Army, nandun ang Air Force. Katotohanan, Mayor, pinasok pa namin yung K-1, K-2, K-3, K-4. Naglagay pa kami ng bandera, Mayor. Wala naman magawa yung mga Chinese. Ang totoo, Mayor, nandun. Sumusunod sila lahat. Ang sinabi nila sa akin, order to ni Presidente. Hindi namin to kailan iiwan. Mamamatay kami dito at papatay kami dito sa order ni Presidente. Yan po ang sinabi sa akin ng mga sundalo doon, Mayor. Kaya lahat po nung sinasabi nila na puro kasinungalingan, sabi ko, eto, panoorin nyo itong dokumentary ko nang makita ninyo na puro kayo walang alam. Hindi nyo alam na tayong mga Pilipino pa rin ang siga doon. Okay na yan. Yung fervor mo. Total, ganun lang naman talaga. Huwag tayo magkagira. Talaga wala tayong laban. Opo, opo. Pag move out mo pa lang dyan sa Palawan, ubos na tayo. Hindi ko pa, huwag mong ninyong pasubo ang Pilipinas. Hindi talaga kaya. Opo. Kaya mga sa atin, may Ukraine, Russia, ipulpugin lang tayo. So, kaibigan lang tayo. There is always a time for everything. Lahat na pangyayari itong sa mundong ito, may panahon. Hintayin lang ninyo, darating rin yan. So in the meantime, just be friendly with China. At kung may magawa, kita mo yung Binondo Bridge. Opo, opo. So walang nagawa. Baski yan na lang eh. Maganda na rin yan. Inaugurate ko kahapon. So papasalamat ako doon sa China kasi hindi naman masama magpasalamat ka sa nag-COVID tayo dito, kinuha ko si Galvez. Sabi, ikaw at ikaw lang ang, kasi kung binadaan ko yan sa iba, corruption. Sigurado, walang bakuna. Kung ikaw lang, you answer to me alone. Yung trabaho yan, you do it alone. Kung nagharap kami, sabi niya, wala man tayong bakuna. Sabi, maghintay tayo. And it was China. Opo. First two shipments natin siya. So, pasalamat. Hindi naman masama na magpasalamat ka sa magandang asal na ginawa. Papakit. Pero sabi, as a matter of principle, hindi talaga namin iiwanan yung claim namin. Because I, o sila Duterte noon, sila Ramos, they have no right at all, pati kami, to relinquish the claim na, sige, wag na lang para walang gulong. Hindi namin pwedeng gawin yan eh. Baski na papaano, maghanap ko ng paraan, short of going to war, because hindi talaga kaya, pagkaibigan na lang at hintayin na lang ang panahon. Meron rin dadating dyan, tingnan mo. So, it might be a iwan ko lang kung baka may spill over itong ano, sabi ko, tignan natin. So, malangin, malangan,
ano kung Tagalog, we'll just continue to pray that there will be peace in this part of the world and that it would not involve us in a bloody conflict of war. Tama yung ginawa mo, sundin mo lang yung ano nakita mo sa bunganga ko. Apo. Okay na yun. Sana at least nga, meron ka ng may guide ka na. Apo. Kung hindi, cellphone lang naman, tawagan mo ako. Ano ba ito apo dito, Andre? Pwede ba itong gawin natin? I could give you, as president, may access ako kasi sa intelligence ng lahat. Apo. Intelligence even outside of yung, hindi ko sabihin yung sino yung one, pero hindi nga Amerika. May mga countries dyan na nagbibigay sa atin ng ano. And it will continue sa inyong panahon. Lalapitan kayo, bibigyan kayo ng intelligence, ganun. You would know what to do. Pakinggan mo yung Amerika, pero alam mo, hindi talaga ako believe dyan sa independent ka lang, neutral ka lang. Huwag ka lang makipagpatayan kasi walang laban talaga. Kawawa ang bayan. So, yun lang naman siguro ang gusto kong malaman sa iyo. Medyo kumpleto na. So, yung iba, day-to-day, ano lang, legislation. At kung mayroong may mangyari na kailangan ka magsalita, mayroong privilege hour, doon. Doon mo na ibuga yung galit mo o ayaw mo ng ganitong paraan. All geared towards public interest. Kung anong makapabuti sa bayan ng Pilipinas. Yun lang naman. Kung nakuha mo naman lahat, so okay ka na. And kikiusap ako ngayon sa mga tao na hindi kayo lugi dito at hindi ko mo aktor to. Kalimutan mo na yung acting ni, yung acting lang yun eh. Yung importante yung buhay siya at ginagawa niya yung sinasalita niya noon. Kung totoo yun, gawain niya ngayon at magkaroon tayo ng isang senador na I will describe him as a crusader at a true Filipino. So, yan lang. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay itong tao na ito, kailangan ninyo. Peace.